Sa pagka-LIGWAK ng men's team ng bansa sa medal o podium contention sa SEA Games, maraming rason ang pwedeng makita na naging sanhi nito. Kahit ang food poisoning ay kinumpirma mismo ng Vietnam organizers at ang muling pag-ugong ng usapin ng men's pro league na nakaapekto rin daw. Ano pa kaya ang mga rason ng poor performance ng bansa? Pero bago yan mga ka-Vheadz, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para maging update kayo dito sa ating channel. Not a good SEA Games run, ika nga ang Vietnam edition na ito para sa ating men's volleyball team. Ang inaasam-asam na ginto ay naging bato pa at nananatiling pangarap para sa ating mga Pinoy volleyball players. Ito nga ay matapos ng 2 straight heartbreaking loss ng Pilipinas sa elimination rounds pa lang kontra sa Cambodia at Thailand. Dahil dyan, i-sum up natin kung ano nga ba ang mga posibleng factors ng pagkatalo ng bansa. Number 1, ang confirmed food poisoning sa torneo. Mismong ang Vietnamese media na nga ang nagkumpirma sa alegasyong may food poisoning na naganap sa nasabing kompetisyon. Kahit umano ang ilang players na mula sa Vietnam at Thailand ay may naranasan ding pananakit ng tiyan, diarrhea at dehydration. Walang sinabing konkretong dahilan ng Vietnamese media kung bakit ito nangyari. Sa panig ng Pinas sa tapatan pa lang natin versus Cambodia, eh may mga players nang hindi pinalaro tulad ni Manuel Sumanggid at may iba rin na tila wala sa kondisyon at nanghihina sa mismong laro. Yan marahil ang rason kung bakit matamlay ang performance ng Pinas sa mga laro na ito. Number 2, ang matagal na pagkakatenga ng men's volleyball. Muling ang usap-usapan ngayon sa social media ang topic na ito. Ika nga ng mga fans, malaking rason sa poor performance natin ang pagkakatenga ng men's volleyball sa bansa. Kung inyong makikita, wala ni isang professional o semi-pro competition ang men's volleyball sa ngayon. Kung last 2019 ay halos full blast ng ating mga players dahil may UAAP, NCAA, Spikers Turf, ASEAN Games at kahit ang training camp sa Japan. E ngayon, parang sina Marck, Espejo at Bryan, Bagunas lang ang di tumigil sa volleyball action. Ang Qatar training lamang ang nagsilbing laro ng ating mga pambansang koponan na di pa nga ito sapat dahil ang mga kalaban o mga natalo pa natin doon ay mga unorganized teams na hindi man lang kabilang sa mismong Qatar League. Number 3, poor connection ng isa't isa. Marahil nakaapekto rin na matagal di nakasama ng team ang mga main gunners natin na sina Marck, Espejo at Bryan, Bagunas. For the longest time nga ay nag-spent ng kanilang volleyball career ang dalawang ito sa Japan. Wala pa isang buwan bago ang competition proper sa SEA Games eh saka pa lamang nakasama ng team si Bagunas. Si Espejo nga ilang araw bago lumipad ang team papuntang Vietnam eh saka pa lang sumama sa nasabing grupo. Kaya naman kung matatandaan nyo, napakaraming pagkakataon kung saan crucial point na namamali ng set itong si Joshua Retamar sa mga ace spikers natin na nagiging sanhi ng pagkatalo natin sa mga crucial sets at games. Muli, wala na dapat tayong sisisihin dito na player. Bagkos kalampagin natin ang lahat ng stakeholders na asikasuhin na ang pagbabalik ng men's volleyball sa bansa. Huwag na nating hayaan na bumalik tayo sa kangkungan matapos ang mga pagkatalo na ito. Ngayon pa lang eh dapat nang madaliin ang pagpaprioritize sa men's volleyball sa bansa. Wake up call ito sa ating lahat, lalo na sa PNVF, na ang ginto ay hindi nakukuha sa pa-tune up lang o ensayo-ensayo lang. Bagkos, it should be a full system mula grassroots to pro leagues ay dapat walang tigil ang paglalaro ng mga atleta natin. Para sa panahon na tayo ay sasabak sa mga ganitong uri ng kompetisyon, eh kondisyon at ready tayo na labanan at muling bumalik sa tuktok. So there you have it mga ka-Vheadz, thank you for supporting this channel. Please don't forget to subscribe and click the notification bell to be updated on the upcoming videos.